Good day, guys! Ngayong araw, ang bago nating graduate ay isang businesswoman at isa rin siyang mother of two. Alamin natin kung ano-ano ang mga naging journey niya, ang mga pinagdaanan niya inside TDS. I would like to introduce to you, Ma'am Marijoy Pera. Hi, Ma'am Marijoy! Hi po, Ma'am. Ma'am, can you tell us more about yourself po? Ako po si Marijoy Pera, 36 years old, may dalawang anak, widow po at negosyante. So ma'am, gano'n na po katagal nawala yung asawa mo ma'am? 6 years po. Ah, 6 years? 6 years na po. 6 years na ikaw na po talaga yung bumubuhay dun sa mga bata? Opo. Dun sa business niyo po? Opo. Balit, matagal na naming negosyo po yun. Mag-asawa. Business niyo po talagang mag-asawa siya. So ma'am, paano mo naman po nalaman ng stock market? Kasi may idea ka pala sa mga business, sa mga ano. Paano po napunta sa stock market? Bali, matagal ko na po siyang alam, ma'am. 2006. Kasi opo, sa college, bali, banking and finance po kasi ako. Bali, meron pong isang subject sa finance. Pinagte-trade po kami. Parang PSE. Sa PSE pa po yung virtual trading. Parang then, ano lang siya, virtual trade lang? Opo, may 100K ka doon. Opo, pero walang charting mom na itinuro. Basta mag-buy ka lang, then sell. Parang gano'n. Parang price action lang sa platform ni PSE po. Doon kami nagbabase. So, doon mo siya, doon ka parang unang nalaman ang stock market. Opo, doon po. Kailan ka naman mang pumasok sa stock market? Yung talagang ikaw yung nagtitrade ka na talaga. 2022 po. So, ngayon taon lang. Opo. So, pero matagal ko na plano pong pumasok noon pa po. Kaso, parang yung process kasi ng mga parang documents po, kailangan i-email pa. Eh ngayon, online na po kasi. Mm-hmm. Nag-pandemic po online, parang dali po siyang pasukin. So, what made you enter sa stock market? Yun, other income po. Kasi nga, meron kang two kids. Opo. Mm-hmm. Single parent, syempre hindi pwede. Kailangan. Iisa lang ang source of income mo. Okay. So, kailangan talaga. Congratulations po and mabuhay sa mga single mom dyan na hanggang ngayon. Gumagawa ng way para maibigay lahat para sa mga anak nila. Opo. So, balik, bago ka pa lang talaga sa stock market. So, pero yung mga charting natin, at in zero knowledge ka talaga doon. Sa charting, opo. Pero nakakapanood po ako sa mga video-video po noon. Meron ka na bang ibang group na nasaglihan way back before? Or dito ka lang talaga sa TDS nag-start? Hindi, parang nag-start kasi ako ma'am doon sa nag-crypto muna ako bago nag-stock market. Mm-hmm. Isa sa nasunog ma'am. Kaya sabi ko, bakit ganun? Parang nakubaga, 80% loss ko po doon ma'am eh. Doon sa crypto. Tapos sabi ko parang, kailangan makahanap ako ng way kasi gusto ko talaga matuto hanggang natagpuan ko po yung TDS. Pero wala ka pang ibang group na nasalihan before bago pa mag-TDS? Say about the stock market, wala pa po. Ah, wala pa. So, ano yung TDS and why did you join TDS? Ano yung TDS? Kasi po sa TDS, meron po kasi yung pundasyon na ibinibigay ni Ma'am GK talaga. Parang makapag-decide ka ng independent ka, hindi mo na kailangan umasa pa dun sa yung i-recommend po sa broker. Kasi dun ako nagde-depend, sabi nung kakilala ko po. Mag-join ka ng dalawang broker mo kasi iba-ibang recommendation, sabi niya. O sige po, sabi ko gano'n. Kasi wala akong idea po, alam ko lang, bili ng blue chip po, Jollibee, ganyan. Tapos stay na lang yung pera doon. Pero parang sabi ko, kulang kasi nakita ko po si yung TDS, may pundasyon, may sariling decision ka talaga.
na makakapili ka ng tamang stocks na So, bibili magiging mo. independent. Gusto mo maging Independent independent po. ka na Opo. hindi ka umaasa lang dun sa mga reco, especially ng mga broker. Opo. Saka yung risk management po ni ma'am. Correct. Kasi importante talaga po Opo. Na meron ang sariling risk management. So, ma'am, yung pagiging investor mo dati, yung pagbibili-bili mo lang dun sa mga broker, nga nire-reco ng mga broker, this year lang din yun? This year lang po. March po yun, ma'am. So, parang as in... Bago lang po, ma'am. As in zero? Kasi kauumpisa mo pa lang talaga, opo, no? Opo. As in zero knowledge ka pa regarding sa mga charts, mga indicator natin. Okay. So, talagang dito sa TDS, yung opo. Foundation mo, dito mo nakita. Opo, na dito po talaga. Opo. So, ma'am, ano yung mga activities nyo inside TDS and paano kayo tinitrain? Activities po. Meron pong binibigay na assignment po si ma'am sa amin. More on charting din siya. Sa charting po, malaki po yung naitutulong sa amin kasi nasasanay yung mata namin. Ay, ganun pala yung pag sa mama. Pag malapit na siya, basta umakyat na si Alma, mag-aabang ka na dyan. Parang ganun po. Parang madali na siya. Parang pag palagi kang nag-charting, noong una po mahirap, sa po lang, dami-daming binibigay si ma'am. Pero yun pala yung talagang training talaga. Yung hirap yun yung po. Purpose nun. Diba? Kaya sinasabi namin madalas, minsan ko naririnig nga na sinasabi na, pag maraming pinagagawang assignment si ma'am, huwag kayong magre-reklamo kasi for your own good din yun. Opo. Kasi para matrain kayo and tulad nga na sinabi mo dati, nahihirapan ka, pero ngayon opo. Nasasanay ka ng tumingin, di ba? Para napapamiliarize ka na rin dun sa mga chat. Opo. Saka yung mga pro tip po ni ma'am. Malaking tulong. Oo, malaking tulong po kasi wala talagang kaalaman. Ay, meron palang hijack na gano'n. Tapos, hindi pala basta-basta bibili ka ng stock. Eh, makikita mo dun sa platform ng broker mo, eh, gain yun na. Parang pasukan ko na. Yung pala may ipit ka. Ilang trades lang palang. Parang gano'n po. Good thing din sa yung mama nag-start ka sa PSE na nag-TDS ka agad. Kasi hindi mo naranasan yung tulad ng iba na nahahype. Nahahype lang. Talagang nag-start ka na eto, meron kang plan, meron kang, sabi mo, meron kang foundation. Mm-mm. Alam mo na yung ginagawa mo. Opo. Diba? From zero knowledge na unti-unti, nasa right path ka, kumbaga, ng pag-trade mo. Opo. So, ma'am, what are the three best things about being a TDS? Being a TDS po, na-train na maging sa discipline po. Matinding disiplina talaga. Tapos, be objective po. Saka, kailos po. Kasi kailangan taga... Kasi opo. Important, especially ikaw na bago ka pa lang. Mm-hmm. Yun talaga yung kailangang matutunan ng mga newbies, ng mga bago. Disiplina. Mm-hmm. Kasi once na tumagal ka na talaga sa pag-trade, sa stock market, pag wala ka talagang discipline, opo. Wala talaga. And, syempre, yung kilos. Talagang kaya lagi tayo, di ba, lagi nire-remind ni ma'am na kailangan kilos, kilos, kilos. Kasi, iwas din para maipit. Diba? Opo. Kailangan i-protect din natin yung hard-earned money natin, especially ikaw nga, ma'am, na you're a single parent, di ba? Para doon na rin sa mga kids, di ba? Opo. Di ba, ma'am, ikaw yung nagtataguyod sa mga bata. Syempre, ikaw yung nag-aasikaso sa kanila, may business ka pa pinapatakbo. Opo. Ano naman yung challenging part para sa'yo sa pag-trade? Yung time po, ma'am. Time talaga. Karamihan naman talaga kasi time. Kasi, syempre, nag-asikaso ka ng bata, may negosyo ka pa, kailangan mo pong mag-trade, mag-chart. So, ma'am, paano mo po na-overcome yung hirap mo, yung parang difficulty mo sa time, sa pag-trade? Bali,
tumutulong nga si mama kasi na po yung nag-handle nung sa negosyo po namin. Eh, yung negosyo ko po na tubigan, siya na po ang nandoon. Kasi sabi ko, ma, mag-focus muna ako. Diga, very supportive naman po si mama. Nakakatuwa. O kaya yung mga anak ko na lang naasikaso ko po. Opo. At may ano kang tulong at may tumutulong pa rin sa'yo. Mm-hmm. Andiyan talaga si father. So, mm-hmm. saludo talaga sa mga parents, talaga sa mga, especially sa mga nanay, opo. Na kahit na may sariling buhay na, may sariling mm-hmm. pamilya ng kanilang mga anak, still nandiyan pa din, di ba? Opo. Salute talaga sa kanila. So, ma'am, mm-hmm. ano naman po yung mga na-learn mo inside TV? Yun po, yung talaga para sa akin yung sa kilos po. Kasi ang hirap po yun talaga mag-cut ng losses. Kasi papasok talaga yung emosyon mo na, ay, akit pa yan. Parang gano'n. Opo, kaya kailangan pagbigay na ng signal na sell signal, benta mo na lang. Marami pa dyan. Sabi nga ni ma'am, marami pang trades na pagdadaanan. Saka marami pang stocks po talaga. Yun talaga, yun naman talaga, karamihan ng trader doon talaga nahihirapan sa opo. Pagkakat. Diba? Kasi marami pa rin, aminin man natin at hindi, marami pa rin trader, especially outside TDS, na meron silang yung hope strategy na pag bumaba, parang inaano nila na tataas din yan. Opo. Ayaw nilang... So, yun din yung isa natin mapapagmalaki dito sa being ATDS. Mm-hmm. Na talagang wala tayong ganon. Wala tayong hope strategy. Once na sinabi talaga ni kung anong strategy yung gamit natin ni mama, okay. Ni Kalma, na cut loss na. Ika-cut loss natin yan. No if, no buts. Diba? Mm-hmm. Saka doon na rin pumapasok, ma'am. Yung sinabi mo talagang discipline. Opo, discipline po. Na talagang kahit na loss ka, talagang binebenta mo na siya. Opo, kasi pag walang discipline, wala din, papasok pa rin si hope. Correct. Opo. Kaya kayo number one talaga kailangan ng mga, especially mga newbies, mm-hmm. talagang discipline talaga. Opo. So ma'am, can you walk us through dun sa mga trades that you made? Kasi kung makikita niyo po guys, papakita natin yung trade ni ma'am. Opo. 7 po yung kanyang win. Mm-hmm. And 23 po yung losses niya. Kasi 30 trades po tayo, di ba? Opo. Pero gain pa rin po siya ng 20.62%. Yan. Opo. Kasi guys, kung makikita niyo po yung part ni ma'am, kung ang pinakamalaki po niyang loss is 8.89%, at ang pinakamalaki niyang gain is 54.86%. Pero maliban po dun sa 54% niya na yon, meron siyang mga double digit talaga na gain. Mm-hmm. And the rest, after nun, yung mga losses niya, ang liliit lang eh. Talagang K-loss talaga. Oh, talagang po. Makikita mo yung discipline talaga ni ma'am na nagki-K-loss talaga siya dun sa mga trade niya. Kaya no wonder why na kahit na kaka-start lang ni ma'am sa pagtitrade, oh, nitong May? Tama, ma'am? May po, opo. May. Nakastart lang ni ma'am ng May sa pagtitrade is gain na siya kagad at graduate na siya kagad sa TDS. Opo. Congratulations, ma'am. Nakakatawa. Meron ka bang mga natatandaan na trades na ginawa mo dito, ma'am? Na unforgettable trades mo dito sa mga dito sa mga stocks na binili mo? Yung ABA. Kasi siya yung nagbigay ng malaking gain po. Nagulat ako kasi sabi, basuri stock po kasi si ABA. Di, tama po ba? Yes. Opo, para alam po. Sabi ko, pwede naman ito. Pasok naman sa, sabi ni ma'am na may 1 million. Ay, yung more than 1 million yung 1 million. Value niya. Maraming trades. Eh, pinasok ko po sa kalma po. Yung po, hindi ko makalala, bakit bumili, bakit ang taas pa rin niya, tuloy-tuloy, pero wala pa rin ako exit. Parang ganun po. Talagang nakitang-kita na nga dito, ang laki ng gain mo talaga ni ABA, which is 54%, no? Okay. Kaya karamihan talaga ng TDS, maraming nakaspot kay ABA.
Marami talaga na naka-ride kay Aba kasi nga if talagang lagi kang nagwa-watch list, ba? Opo, yun din Makikita, po. makikita mo talaga siya. So, si Aba talaga yung unforgettable mo. Kasi so far, nakaka-30 trades ka pa lang, graduate ka na, tapos yun na kagad Oo, yung po eh. nakuha mo kagad eh, di ba? Naka-50 Opo. plus ka na kagad. Opo. So, ma'am, how does it feel ngayon po na finally gagraduate ka na? Masaya po, ma'am. Nakaka-proud din po. Siyempre, achievement din po. Tsaka, parang confident ka nang talagang mag-trade. Matatawag mo talagang trader ka na rin, stock trader ka na po. Talagang nakaka-boost ng confidence pag nalaman mo sa sakita. Especially, newbie, kapapasok Opo. Mo lang sa stock market, and yet, graduate ka na kagad, di ba? Opo. Nakaka-proud. Parang ang bilis nga po eh. Kala ko magtatagal pa ako. Kasi dahil din yan, ma'am, sa discipline mo. Opo. Doon na papanood niyo po yung mga previous interview natin na mga lagi ko rin po sinasabi na kahit gaano ka nakatagal na trader, kung wala kang discipline talaga, hindi ka rin talaga magsasucceed as a trader. Opo. Kasi nandyan ang isang key sa pagiging successful trader. Kailangan meron kang self-discipline talaga. Opo. Kasi parang mababaliwalan lahat eh, di ba? Kahit na sinasabi sa iyo ng strategy mo na mag-cut ka na, hindi mo pa rin ika-cut kasi makikinaya. Eh, sarili mo nga ang pinaka parang mahigpit mong kalaban, di ba? Opo, parang kaaway mo nga minsan. Pero nakakatuwa, ma'am, di ba? I'm so proud of you talaga, ma'am, na first 30 trades mo and gain ka na kagad from zero knowledge. So this, 20% kagad ang gain. Nakakatuwa. Congratulations talaga, ma'am. Thank you po. So, ma'am, ngayon na graduate ka na, tingin mo ba you need to be extraordinary person para ka mag-gain sa stock market? Hindi po, ma'am. Kailangan lang talaga yung discipline po talaga, ma'am. May discipline ka. Yun lang po. Kasi makikita nga natin, yung mga previous nga natin nag-romage, meron tayong estudyante, diba? Yung mga full-time mom, kasi ma'am, isang businesswoman, lahat, wala talaga, walang kinikilala ang stock market as long as, sabi mo nga po, may disiplina ka at gusto mo talagang matuto. Opo. So, ikaw kasi galing ka, ang course mo talaga is bank, so magaling ka talaga sa math, familiar ka na talaga sa mga numbers. Kailangan ba magaling kang sa math para mag-gain ka sa stock market? Hindi po, ma'am. Hindi po kailangan ng math. Kahit mathematician ka ata, hindi naman kailangan po. Kasi talagang ang stock market naman, no one can control the market naman kasi talaga, di ba? Oo po. Ang kasi siya naman ang magbibigay po talaga ng gain, si market. Kailan natin is kung kailan tayo mag-e-entry at mag-e-exit. Opo. Yung lang ang kaya nating i-control. Opo. So, ma'am, ngayon, graduate ka na, talagang nag-gain ka na sa stock market. As 4 months ka pa lang sa stock market, pero eto, gain ka na, graduate ka na sa TDS. Do you recommend TDS sa mga friends mo, sa relatives mo, para maging part din sila or matuto rin sila sa stock market? Yes po, ma'am. Ire-recommend ko po ang TDS kasi kagaya ko na zero knowledge. Tama, 4 months nakayanan ko pong graduate ng 30 trades. Kumbaga, yung mahirap pong maka-30 trades ka na isang kwan lang po talaga. Nakayanan ko po. Kasi sa training po, yung tamang guidance ni Ma'am JK po talaga. Talagang nasa tamang landas ka ba? Parang ganun po, ma'am. So, talaga yung re-recommend ko po. Nakaka-proud kasi bear market pa, ma'am. Opo, ang hirap talaga pong mag-gain pag bear market. Diba? Bear market. Opo. And yet,
Tinapos mo ang 30 trades in just 4 months. Oo Nang nga po, gain ma'am. ka from Opo. zero knowledge. Yes Pero po, ma'am. nakaka-proud, ma. Nakaka-proud, Opo. nakakatuwa. Kasi para sa amin din, na parang makikita namin na yung hirap ni ma'am, di ba? Nakikita yung result. Na Oo, ayan, ma'am. may result, di ba? So, nakakatuwa talaga. Ano po yung final message mo po sa mga kapwa mo po traders and sa mga gusto rin pong mag-trade at matutong mag-trade, maging independent trader tulad mo po? Ano po yung message mo po sa kanila and sa mga classmate mo rin po sa TDS? Ang message ko po sa kanila, sa mga classmate ko sa TDS, ay huwag silang paghinayaan ng loob po. Saka gagraduate din po sila, basta kailangan talaga ng disiplina po, tapos focus lang sila sa kung ano yung strategy nila, sundin lang. Kasi ang hirap talaga pag magkakat ka ng losses. Kasi maghihintay ka para, ay, baka akit to bukas. Parang gano'n. Kaya doon po nagtatagal minsan po pag palaging ang loss ng malaki, mahirap po i-recover. Sabi nga ni ma'am, kailangan mas maliit, mas madali kang makarecover. Pag malaking losses, matagal po talaga siyang makarecover. Saka yun po yung disiplina po talaga ang kailangan po natin pag sa trading. Saka dapat po pag magte-trade, hindi yung emosyon ipinapagana. Dapat kung ano yung plano mo, yun ang susundin. Focus lang, kumbaga. Opo, focus lang po. Kaya sabi mo, huwag silang papanghinaan ng loob. O, opo. Kasi baka merong madown naman na iba na isipin na sila nga. At tagal-tagal na nila, hanggang ngayon, di pa rin sila nag-gain. And ikaw po, 4 months pa lang. So huwag natin ikukumpara yung sarili natin sa iyo. Meron tayong tamang oras, tamang araw kung kailan tayo magsha-shine. Maybe hindi ngayon, hindi bukas, sa susunod na araw, malayin nyo sa mga susunod na susunod pa, kayo naman ang graduate na, di ba? Lagi nyo na lang iisipin yung movie na ipinanood ni ma'am, yung Chinese Bamboo. Opo. It takes 5 years, guys. Wala talagang nagigain or wala talagang ganon kagaling kagad sa stock market ng instant lang. And isipin natin, meron din mga ibang graduate na naka limang set or apat na set bago naman sila nakagraduate. So never compare yourself. Just sabi nga ni ma'am, focus lang sa goal nyo. Focus lang. Huwag kayong mai-intimidate or whatsoever. Do your best lang and discipline nga. Yun yung number one key ni ma'am eh. Kaya in just 4 months, talagang nakagraduate siya. Kailangan talaga discipline. Opo. So, ma'am, may pahabol message ka po ba? Or? Pahabol message po. Para kay Ma'am JK, thank you po talaga sa mga naituro nyo sa amin. Lalo sa akin po talaga. Di ko akalain nag-graduate ako agad. Saka sa mga tips po talaga na binibigay nyo, talagang may pundasyon talagang na-build po sa akin. Maraming salamat po sa Team TDS. Sa kay ma'am. Thank you so much din ma'am sa iyo po and sa mga TDS members na sumusuporta po sa TDS, sa traders din and sumusuport kay ma'am. Thank you so much din po sa inyong lahat. So ma'am, thank you so much din sa iyo sa pag-share ng iyong experience, naging journey mo sa DDS, kung paano ka talagang lumaban, kung paano ka mag-trade from zero knowledge to, ayan, 20% gain in just 4 months of 30 trades. So, thank you so much, Ma'am Marie. Thank you so much. Thank you din po. So, guys, tulad nga ng sabi ko kanina, huwag na huwag yung kukompare ang sarili nyo sa mga na-achieve ng ibang tao. Diba? Kaya naman, baka bukas, kayo na ang susunod na mai-interview ko dito. Thank you so much, Ma'am Marie Joy, isang businesswoman, isang single mom, at isang certified TDS graduate. Thank you po. Thank you so much, Ma'am! Thank you po! Thank you!